binati ko na po sa tatlo ang ate pong tarot card. Ito po ay number 1, clear quartz. Number 2, amethyst. Number 3, citrine. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po'y nakapili na, unahin na po natin ang number 1, clear quartz. Kaya sabi po dito na ating tarot card na may mga matagal ng pag-aaway na naganap pero ito daw po'y maaayos. Kaya sabi rin po dito na darating sa inyo ang punto na lahat ng problema nyo'y masusolusyunan, maging sa usapin ng pera. Sinasabi rin po dito na maaaring magkaroon kayo ng pagtatalo ng inyong relasyon pero ito daw po'y maaayos din. At sa mga may anak naman na nakapili nitong number 1, ang inaalala nyo sa ngayon ay ang inyo pong mga anak. Kaya sabi rin po dito, yung swerte daw po ninyo, yung tipong hindi nyo akalain. Kaya sabi rin dito na masipag kang tao. Maaaring sa ngayon na may problema kang pinagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. At kung kayo daw pa ay may inaayos na mga papeles sa ngayon, ay hindi mo pa ito maaayos. Kaya sabi rin po dito na kayo daw po ay huwag makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. At sabi po dito ay parang may darating na bagong miyembro ng pamilya or may dumating na bagong miyembro ng pamilya at meron kayong isang babae na makakaaway. Kaya sabi rin po dito na may malaking halagang perang paparating daw po sa inyo. May mga pag-aaway na naganap na maaayos. Kaya sabi rin po dito na sabi po dito ay pag-iisipan nyo mabuti ang paggastos dahil parang ang pera ay dadaan lang sa inyo po mga kamay. Parang mabilis din itong mauubos. Bilog daw po ang mundo at hindi naman laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Marami daw kayong mga magagandang oportunidad na darating. At sabi po dito ay kontrolin ang galit dahil parang magiging mainitin daw po ang ulo ninyo at magkakaroon ng pagtatalo sa loob ng inyong tahanan na siya nang hindi naman makakatulong po sa inyong pong pag-asenso. Parang nawa-welcome nyo yung mga negatibo. Sabi po dito ay parang magiging mainitin daw po ang ulo daw po ninyo. Sabi po dito ay yan ay hindi makakatulong kaya iwaksin nyo daw po ang pagiging mainitin ng ulo. At kayo daw po yung makakaisip naman ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. At soon, kayo nga daw po yung tipo na lahat ng mga problema nyo yung masusolusyonan. Bagamat sa ngayon ay parang nagsasabay-sabay pero malalampasan nyo daw po ang lahat ng ito. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito sa mga single na naghihintay na forever ay may paparating na manliligaw sa inyo na mas bata sa inyo. Bagamat totoong gusto kayo ng taong ito, kaya lang po ay hindi nararapat. Kumbaga hindi pa ito ang panahon. Kayo daw po ay fighter na tao. Pag-isipang mabuti ang paggastos dahil parang merong tukso na hindi maiwasan na may involved pa na pera. Na siya magiging dahilan kung bakit parang dadaan lang sa mga kamay ang pera. Yan sabi rin dito na maaaring ikaw ay maluloko kaya maging aware daw po kayo. Kayo daw po'y may maganda kapalaran naghihintay at sa mga single ay hindi nyo pa matatagpuan ang inyong forever. Mag-iingat ka dahil may mag-a-attempt ng panluloko. Yan sabi rin po dito na kung kayo man ay naghahanap ng trabaho ay maaaring hindi ka pa matatanggap sa ngayon. Sinasabi rin po dito na magiging ganyan ka sa pera dahil naranasan nyo na ang mawalan. Sinasabi rin po dito na maaaring wheel of fortune, pagbabago ng inyong buhay soon ay parang hindi ganun kagandahan. Pero sabi po dito ay huwag kayong makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ang nagaganap daw po sa inyo sa ngayon, lalo na sa pera, ay hindi kagandahan. Pero soon, makakabawi daw po kayo. May magandang kapalaran kayo naghihintay. Kaya lang, maging aware ka ha dahil parang may mag-a-attempt ng panluloko at parang tukol po ito sa usapin ng buhay pag-ibig. Parang merong parang pag kayo nagkakaroon ng pera, mabilis itong dumadaan sa inyo pong mga kamay dahil parang kakaunti rin naman ang nakakarating po sa inyo dahil parang merong tukso na may involved na pera na siya nagiging dahilan kung bakit na isusurrender sa inyo ay kakaunti na lamang. Kumbaga, para sa inyo, todo higpit kayo ng sinturon pero yung pala ay naluloko po kayo sa usapin ng pera, yung pala ay hindi lahat ay nabibigay. Sabi po dito ay kaya naman po yung lampasan o kaya naman po pigilan ang tukso kung nanaisin. Kaya huwag daw po kayo makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon para magkaroon kayo ng gabay. Yan sabi rin po dito na hindi naman ito mauwi sa hiwalayan bagamat magkakaroon ng silusan o pag-aaway na magaganap. Yan po sinasabi ng ating pick a card number
2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaari kayo number 3 ay may matagal na ang problema pinagdadaanan or pag-aaway-away tungkol sa usapin naman ng pera. Yung sabi rin po dito na marami mga magagandang oportunidad ang darating sa inyo soon. Sinasabi rin po dito na bagamat sa ngayon ay parang may balitang dumating na hindi ganun kagandahan tungkol sa usapin ng pera. Bagamat nagkaroon daw po kayo ng pera ay kaya lang mabilis din ito mauubos, kumbaga hindi sasapat sa pangangailangan. Yung sabi rin dito na parang may pagkakautang pa kayo sa isang babae. Ingatan nyo daw po ang inyong kalusugan, number 3, sa mga nakapili nito, dahil maaaring kayo magkaroon ng problema sa usapin ng inyong kalusugan. At sabi po dito ay parang may isang babae ka na makakasama ng loob. Yung sabi rin po dito na ang pagbabago ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Maaaring kayo ay mapupuri ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. May mga pagtatalong na ganap sa inyong dalawa ng inyong relasyon, pero kayo daw po ay magkakaayos. Marami ka mga magagandang oportunidad na darating sa ngayon. Kaya lang po, parang kayo po ay kayo po ay marami mga pananagutan, parang marami kayong obligasyon na bayarin. Parang ito ay isa sa mga pinakamayor na magiging problema ninyo, at maaaring may isang babae kayong makakaaway kung kayo may pagkakautang sa isang babae. Parang babaeng ito ay hindi papayag na hindi nyo sila mababayaran. Pero sabi po dito, huwag kayong wala ng pag-asa, mababayaran nyo daw po ito. Marami mga magagandang oportunidad na darating sa inyo at masipag naman kayong tao. Bagamat hindi nyo kagad mababayaran agad-agad ng biglaan, pero mahuhulog-hulugan nyo po ito at ang ending ay mababayaran nyo lahat ang inyong mga pagkakautang. Kayo daw po soon ay may magandang kapalaran na gihintay at kayo ay may kapuri-puring pag-uugali. Kapuri-puring pag-uugali na mapupuri ka ng ibang tao at ito'y makakarating po sa inyo ang papuring ito. Sabi po dito, kung ano man daw po ang mga pagsubok ninyong pinagdadaanan, kahit gaano katagal man daw po na pag-aaway daw po ito, ito daw po'y maaayos din. Basta huwag ka lamang daw po makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Maging aware kayo sa darating na balita at ang balitang ito hindi ganun kagandahan tungkol sa usapin ng pampinansyal. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!